Sumaiyo niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong mundo sapagkat nakikita natin at naririnig natin. Para sa ating mga nakakita at nakakarinig, ang ating mata at tenga ay maaaring gamitin sa iba't ibang klaseng paraan. Sapagkat pwede kang pumili ng gusto mong makita o pwede kang pumili kung ano lamang gusto mong marinig. Ang tawag doon ay selective seeing at selective hearing. Pero para sa mga bulag at bingi, wala silang option. Ang bulag ay bulag. Hindi nila pwede sabihin na pwede sila magkaroon ng selective seeing. O ang bingi, bingi na yan. Hindi sila pwede magkaroon ng selective hearing. So between pagkabulag at pagkabingi, sa tingin ninyo, ano ang mas mahirap? Siguro pareho. Pero mapapansin natin, mas mukha yatang maraming taong nabibingi kaysa nabubulag. Kasi tayo, maaari tayong tumanda, magkaroon ng edad, pero nakakakita pa rin tayo maski lumalabo ang ating paningin. Pero habang tumatanda naman tayo, unting-unting
nabibingi tayo at nawawala ang ating pandinig. Minsan, merong isang storya, isang matanda na bingi. Pero hindi niya sinabi sa kanyang pamilya na punta siya sa doktor at nagpagamot. So, for 2 months, ginagamot siya ng doktor ang kanyang tenga. After 2 months, sabi sa kanyang doktor, "Nako, ang laki ng improvement mo. Malinaw na ang pandinig mo. Siguro, tuwan-tuwa ang pamilya mo sa iyo." At sagot ng matanda, "Hindi nila alam na nakakarinig na ako. Hindi ko sinasabi sa kanila, kaya umuupo lang madalas ako sa isang tabi at pinapakinggan ko yung usapan nila. At hindi nila alam, 3 beses na ako nagpalit ng wheel." So, yun ay isang malaking palantandaan sa atin na kailangan mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi. Sapagkat hindi mo alam, may mga tao nakakarinig pero ayaw makinig. Iba ang tawag natin doon ay nagbibingi-bingihan. Pasok dito, labas doon. May inutos ka para wala narinig. Iba naman, kunyari may ginagawa pero ang talas ang paninig. Alam niya siya pinag-uusapan. Kunyari may ginagawa siya, bakit? Ba't ako niya pinag-uusapan? Diba? Minsan naman, sa mga tindahan, akala mo hindi siya Pilipino. Magka-Tagalog kayo, mag-uusap kayo ng Tagalog. No? Akala mo hindi niya naiintindihan yun. Yung pala, nakakaintindi pala ng Pilipino. At sasabihin niya, "Alam ko pinag-uusapan ninyo." See? So dapat mag-iingat din tayo sa ating mga sinasabi. So minsan, itong matandang ito, no, yung nagpagamot na kanyang tenga, sinubukan niya naman ngayon kung bingi ang kanyang asawa. So habang naguluto yung kanyang asawa sa kusina, nandun siya sa sala at nagsalita siya. Sabi niya, "Mahal, ano ulam natin ngayon?" Ito kanyang asawa, no, luto lang luto. Sabi niya, "Hindi ako narinig." Lumapit siya ng konti. Sabi niya, "Mahal, ano ulam natin ngayon?" Wala narinig yung kanyang asawa. Pangatlo, lumapit pa siya. "Mahal, ano ulam natin ngayon?" Walang sagot. Ika-apat, tumayo siya mismo sa tabi ng kanyang asawa at sabi niya sa ika-apat na beses, "Mahal, ano ulam natin ngayon?" Tumingin sa kanyang asawa, sabi sa kanya, "Sa ika-apat na beses, sabi ko, adobo." Bingi pa rin pala siya. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang Panginoon ay sinasabi sa atin, nagkwento siya ang tungkol sa kwento ng mabuting pastol. At ang mabuting pastol ay nandoon para sa kanyang mga tupa. Na kapag tinawag niya, lumalapit sa kanya yung kanyang mga tupa. Hindi lumalapit ang tupa sa mga estranghero. Bakit? Hindi niya kilala yung boses. Huwag tayong lumayo sa mga tupa. Marami sa atin dito may mga kanya-kanya kayong hayop. Diba? Iba sa inyo merong aso. Iba may pusa. Iba asawa ninyo. Pag tinawag niyo, malapit ka agad. Diba? Pag sinabi mo, "Juan," lapit ka agad. "Juan pa lang yan." No? Wala pang 2. Bakit? Kasi alam nila ang boses ng amo. At ano ba ang boses ng amo? Ang boses ng amo ay merong katotohanan at pagmamahal. Alam ng mga hayop na ito, itong mga ating mga pets,
na ang kanilang amo ay nandiyan para mahalin sila, alagaan sila. Kaya lumalapit sa atin ating mga pets. Sa unang pagbasa, tumayo si Pedro sa 11 mga alagad at sinabi niya ng malakas. Sabi niya, ang tahanan ng Israel ay gawa sa Panginoong nakapaku sa krus na si Jesucristo. Hindi man siguro impressive yung kanyang pagkasalita, pero nakinig sila kay Pedro. Bakit? Siya ang tinitingala nilang leader. Siya ang tinitingala nilang pastol. Ang boses ng pastol ay merong katotohanan, pagmamahal at kaligtasan. Ang 4th na linggo ng muling pagkabuhay ay tinatawag din natin ang linggo ng mabuting pastol. Ito din ang araw na pinagdiriwang natin ang 54th World Day of Prayer for Vocations, na kung saan ay pinagdarasal natin ang bokasyon o pagtawag sa mga nais magpari o relihiyoso. Bakit kailangan natin ipagdasal ang mga pari? Bakit? Simple lang. Sapagkat kung walang pari, walang misa. Kung walang misa, walang Eucharistia. At kung walang Eucharistia, walang biyaya. Kaya kailangan natin ang pari. Ipagdasal natin ang mga kaparian sa pagsunod nila sa pagtawag ni Kristo. Sa halip na siraan natin ang mga pari o gawing paksa ng mga chismisan sa kanilang buhay, ipagdasal na lang natin. Siguro marami kayo nakikitang hindi maganda sa buhay ng isang pari. Dahil pari yan, tao lang yan, no? Pero kaysa makita ninyo yung pangit sa pari na ito, ipagdasal na lang ninyo na sana maging banal at maging katotohanan ang taong ito. Hindi ganung kadali maging pari. Alam niyo, minsan nakakainsulto sa ibang tao pag sinasabi, Father, asa ang buhay ninyo, no? Kung masa pang buhay namin, bakit ka konti nagkapari? Kung madali buhay ng pare, bakit sana lahat na ng mga anak yung lalaki gawin yung pare? No? At di sana hindi tayo, wala tayong shortage na pare. Bakit kakaunti ang nagpapare? Sapagkat alam nila yung challenges na dinadaanan ng isang pare. Kayo mga magulang, kayo ba ay nagtatanim ng butil ng bokasyon sa inyong mga anak na sana maging pari sila? Hinahangad nyo ba at pinagdasal ninyo sana sa inyong mga anak o sa inyong mga apo o sa inyong lahi magkaroon ng pari o madre? Pero minsan, takot pa mga magulang na yayain ang kanilang mga anak na maging pari. Ito anak ko, magaling ka sa math, mag-engineer ka, yayaman ka. Uy, ikaw, magaling ka sa science, mag-medicine ka, maging doktor ka, yayaman ka. Ikaw, magaling ka mga twiran, mag-lawyer ka, yayaman ka. Ikaw, ang gulo-gulo mo, magpari ka na lang. Ginawang basurahan ng pari. No? Dahil magulo, matigas ulo, you know, siguro pangit ka, magpari ka na lang. Actually, nung bata rin ako, nung first time ko nag-express na gusto kong pumasok sa seminaryo, hindi rin nagustuhan ng tatay ko. Kasi in-expect ng tatay ko nga na lalaki kami lahat, maganda ang aming trabaho at maging mayaman kami. Kaya sinabi ko sa kanyang papasok ko seminaryo, tumanggi siya. Sabi niya, huwag ka magpare, hindi ka yayaman.
So ang iniisip din ng tatay ko, kung paano kami yayaman. So, ano ba masama kapag ang isang anak ninyo ay pumasok sa seminaryo at maging pari? Suportahan natin sila. Kahit na sa simpleng pagpapakita lamang ng pagpapasalamat sa pamagitan ng pagbati kapag nasasalubong ninyo ang mga pari. At higit sa lahat, huwag sana tayong maging hadlang kapag may mga anak tayo na nais maging pari o maging madre. Hindi tayo ninanakawan ng Diyos ng anak kapag kinuha niya maging pari yan. Bagkus, mas pinagpapala pa nga ang pamilya kapag nabigyan ito ng bokasyon ng pagpapari. Sabi nga St. John Bosco, "The greatest gift that God can give to a family is a son priest." Ang pinakadakilang handog na maaring ibigay ng Diyos sa isang pamilya ay ang isang anak na pari. Magdasal tayo mga kapatid, na sana isa sa mga anak ninyo o isa sa mga apo ninyo o isa sa mga magiging lahi ninyo ay makapaghandog kayo ng pari sa simbahan. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.